Lalapindigawai kung bakit maliit ang bewang ng putakti. Pabula ng Maranao, batay sa pananaliksik ni Dr. Nagsura Madale. Si Lalapindigawai, isang putakti, ay isang masipag na magsasaka. May dalawa siyang asawa, si Naodang Hibon at si Orak Itlog. Tulad ng ibang Maranao, hindi lamang siya masipag na magsasaka, kundi isang tapat na asawa. Nagsusumikap siyang magtrabaho upang mapakain ang dalawa niyang asawa. Isang araw, nagwika siya sa mga asawa niya na dalhan siya ng pananghalian sa bukid. Nang sa ganoon, ay di masayang ang kanyang oras sa pag-uwi. Nagkasundo at nagpa siya ang dalawa niyang asawa na mula noon ay dadalhan siya ng pagkain sa bukid. Pagkaraan na maraming araw at buwan ng paghahatid ng pagkain, nagsawa ang mga asawa ni Lalapindigawai. Sa daan, papuntang bukid, nagalit si Odang at tumangging magdala ng pagkain. Si Orak ay ayaw rin maghatid ng pagkain. Nagalit si Odang ang hipon at nagsimula itong magdadamba hanggang ito'y mahulog sa kaserola at naging pula ang balat. Naawa si Orak kay Odang dahil ito ay naluto kaya ipinaghela niya ito. Sa di sinasadya, tumama siya sa bunganga ng kaserola at ito'y naluto rin. Samantala, si Lalapindigawai ay kinutom sa kahihintay sa kanyang dalawang asawa. Pagkaraan ng ilang oras ng paghihintay, nagpa siya siyang lumakad pauwi. Sa daan, nakita ng gutom na si Lalapindigawai ang basag na kaserola at ang mga asawa niyang naluto. Galit siya sa mga asawang tamad at sa kaparosahang tinanggap ng mga ito. Gutom na siya kaya hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Simula noon, ang bewang ni Lalapindigawai ay lumiit ng lumiit dahil batid niyang wala ng mga asawang magluluto para sa kanya.